Pansamantalang hahawakan ni 2019 Southeast Asian Games seed gold medalist at Barangay Ginebra coach Tim Cohn ang nalalapit na dalawang laban ng Gilas Pilipinas kontra Lebanon at Saudi Arabia sa FIBA World Cup 2023 Asia Cup qualifiers na gaganapin sa Beirut at sa Manila. Isiniwalat ng source mula SBP na napagkasunduan ng coaching staff ang pagtatalaga sa assistant coach na si Cohn para manduhan ang binubuong 24-man national pool bunga ng pagkaabala ng head coach na si Chot Reyes na sasagupa sa kampiyonato ng PBA Philippine Cup. Coach Tim will handle the Gilas men's team on August 25 in Beirut, Lebanon and on August 29 here in Manila for the fourth window of the FIBA Asian qualifiers, ayon sa source. Ang bagong kaganapan ay nangyari matapos magbitiw si Vucinic bilang isa sa mga assistant coach ng national team. Nagbitiw sa kanyang tungkulin bilang isa sa mga coach ng Gilas Pilipinas ang kaibigan ni Tab Baldwin na si Nenad Vucinic noong nakaraang linggo sa mismong meeting kasama si Samahang Basketball ng Pilipinas, SBP Chairman Emeritus Manny V. Pangilinan. Ang Game 7 sa semifinal series ng San Miguel at Meralco nitong Miyerkules ito na rin ang huling laro ni Vucinic bilang parte ng coaching staff as consultant ng Bolts. Ito'y matapos yumukod ang Meralco sa naturang Game 7. Kasunod nito posible na din umano na iwan ni Vucinic ang San Beda sa NCAA bilang team consultant. Ito ay sa gitna ng paghahanda ng national team para sa fourth window ng FIBA World Cup Asian qualifiers. Umpisa pa lang ng Agosto ay nagbitiw na si Vucinic sa Gilas at sa Meralco. Tinapos lamang niya ang kampanya ng Bolts sa Philippine Cup. Si Vucinic ay kinuha ng Gilas bilang consultant noong Pebrero. Siya rin ang tumayong head coach ng pambansang koponan sa third window ng FIBA World Cup qualifiers. Bago tumapak sa Pilipinas, si Vucinic ay dating head coach ng New Zealand national team. Ang sinasabing dahilan ng Serbian-New Zealander na coach na si Vucinic ay hindi umano napapansin ang tulong na kanyang naibibigay sa koponan. Pinipilit umano ng nasabing coach na magbigay ng kanyang serbisyo ngunit sadyang hindi nagagamit ito, kung kaya pinili na lamang niya na magbitiw bilang isa sa mga coach. Hindi naman masyadong nabigyan ng pansin ang nasabing pagbibitiw ni Vucinic gayong abala ang coaching staff sa paghahanda nila sa laban kontra Lebanon at Saudi Arabia. Dahil dito na iwan sa coaching staff ng Gilas sina Tim Cohn, Jong Jushiko at ang anak ni Reyes na si Josh. Si Vucinic ay kilalang malapit na kaibigan ni Baldwin, kung saan napabilang siya sa nasabing coaching staff ng Gilas. Kung sinusubaybayan ninyo ang drama na nangyayari sa Gilas, hindi na rin kayo magugulat sa kanyang pagre-resign. Nandoon siya para kay Tab Baldwin pero nang pinalitan siya ni Chot Reyes, nag-iba na ang iip ng hangin para sa dating head coach ng New Zealand Tall Blacks. Ang ipinagtataka ng marami e bakit tinanggap agad ng Samahang Basketball ng Pilipinas, SBP, ang resignation ni Vucinic. Subalit noong sinabi ni SBP President Alpandillo na sinubukan mag-resign ni Chot sa Gilas e bakit hindi nila iyong tinanggap. Sa mga hindi pa nakakaalam, matagal na rin ang samahan nila Panlilio at Reyes. Kung hinusgahan ng SBP ang performance si Vucinic bilang head coach sa dalawang exhibition games sa Korea at dalawang laro na rin sa third window ng FIBA qualifiers, parang unfair naman daw kung ganun. Alalahanin natin na injured sina Ange Caume, ACL Dave Ildefonso, Ankle, at Dwight Ramos Chin, kaya isa lang ang naipanalo ng Gilas sa apat na laro nila sa pamamahala ni Vucinic. Malaki pa sana ang maitutulong ni Coach Nenad sa programa ng Gilas lalo na't kilala siya ni Baldwin, at alam naman natin na napakalaki ng ambag ni Coach Tab sa programa ng national team. Pero sinabi nga naman noon ni Reyes na, "We don't need a foreign coach," kahit na siya ang nagdala kay Baldwin sa Pinas.